Target naman ng Philippine Coconut Authority na magtanim na 100 milyong nyog hanggang 2028. Ito po'y bagi ng kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na buhayin ang coconut industry ng Pilipinas. May ulat si Alan Francisco. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Coconut Authority na bumuo ng plano para sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng coconut industry sa bansa. Sa panukalang coconut planting and replanting project, layo nitong buhayin ang coconut industry sa pamamagitan ng pagtatanim ng 100 milyong coconut tree mula 2023 hanggang 2028. Ipinapanukala ng PCA ang pag-issue ng memorandum circular na mag-aatas sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na sumuporta sa proyekto. Samantala, lumagda naman sa isang memorandum of agreement ang National Irrigation Administration at DENR para sa pag-repurpose ng water rights at pagkataguyod ng water security sa bansa. Mainit namang tinanggap ni Pangulong Marcos ang Ambassador Designate ng Republic of Malawi nang bumisita ito sa Malacañang kanina. Pinuri ng Malawi official ang mabuting paikitungo ng mga Pilipino. Inibitahan niya rin ang mga Pilipino na mamuhunan sa kanilang bansa. Binigyang diin naman ng Pangulo ang higit pang pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa. Humarap din kay Pangulong Marcos ang Ambassador Designate ng Republic of Namibia. Ayon sa Namibian Envoy, kapwa nagkakaisa ang kanilang bansa at ang Pilipinas sa pagsusulong ng United Nations Agenda tungo sa paggamit ng Sustainable Development Goals. Binigyang din naman ni President Marcos ang pagpapaigting sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Alan Francisco, para sa Bayan.